Sumundok po ulit kami ni Sir Christian. Yon. Namiss namin ang bundok. Papakita ko lang sa inyo yung view na dinadaan ho namin dito sa Mindoro. Ganyan ho kaganda. Kaya umakyat ulit po kami ng bundok ngayon. Sino ka may saklay? Ah, kailangan nyo ay may saklay. Oo. Na dito sa may kilikili ho. Ilolodiga ang pagkabata nyo pa. Talagang polyo. Polyo na yung kaliwa. Polyo ang kaliwa. Tapos sa hindi inaasahan, kanan ang na-stroke. Morning po. Namundok po ulit kami ni Sir Christian. Yon. Namiss namin ang bundok. Papakita ko lang sa inyo yung view na dinadaan ho namin dito sa Mindoro. Ganyan ho kaganda. Kaya umakyat ulit po kami ng bundok ngayon para puntahan yung isang pamilya. Tumigil muna po kami dito at batiin po kayo ng malapit na po ang Pasko. Good morning po sa inyo lahat, lalo po sa ating mga regular sponsors, sa mga OFW po, sa mga subscribers nating tumutulong sa ating programa sa Don't Care, na Miss Betty from UK, Miss Marietta, Miss Bing from Japan, Miss Jessa, and si Miss Norma po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana niyo po ay na-appreciate niyo po ang ating view ngayon habang kayo po ay aking binabati. Yeah, ingat po lagi kayo and pupunta na po kami doon sa bahay. Medyo malayo-layo po aming lalakbay. Nasa taas po kami ngayon. Tara na, Sir Christian. Yeah, papunta pa po kami dyan. Kaya mo yan, Sir? Ang lakas. Ay, patayin ko muna yung motor. Kumustahin natin si na Lolo. Oh, ingat dyan sir, basa oh. Dito na kami sa bundok. Para kay Lolo. Lolo, ano, kumusta? Napinta mo na agad. Lola, yung mga walis mo? Hindi pa. Meron pa kaming dala para sa inyo, Lola. Ang bigas. Kumusta si Lolo? Nalakas na ba si Lolo sa ano? Digat na, ano ba yung, na ano kay Lolo? Stroke kalahati? Ano yung mahina po sa inyo? Kanan? Ay, yung pilay po ni Lolo sa kaliwa. Kaliwa, tapos na ano yung kanan ang humina. Kanan. Kumusta po ang ano nyo? Pakiramdam. Ay, hindi may maintenance po kayo? High blood din po kayo? Oo, matagal na ba na stroke si Lolo? Nasakwa na yan. Ilang? Nasa 7 taon na. 7 taon na ang kalahati ay mahina. Ay, kumusta po yung mga walis nyo? Ilan na nagawa nyo dyan? Nakabinta na? Hindi pa. Ay, naku po. Oh. Wala naman laglag. Ay, walang naghahintay po kayong laglag ng niyog? Ilan lang ang ginagawa nyo? Dapat natulungan ka ni Nining? Natulungan. Natulungan daw ni Apo ni Lola. Ay, ilan pala yun? 1, 2, 3, 4. 6 na walis. Paano makakaipon yan? Ay, tapos, mabagal nga ni pag walang laglag. Tapos isang piraso ay magkano lang? 15. Pambiling asin. Si Lolo ay maraya maintenance. Kayo, Lola? Ano maintenance nyo? Wala. Ah, malakas pa kayo. Malakas pa, ako. Si Lolo, ilan taon na? 74 si Lolo. Kayo ay 67 na, no? Ah, 65 na. 65 ngayon, April. Ayan, no? Hindi may pandagdag, ano. Hindi na paproblemahin ng isang buwang bigas. Para po sa inyo ito. Salamat naman. Ano gawin nyo ngayong umaga? Ay,
ako yung nagalaba. Ah, nagalaba kayo? Ng mga damit ni Nining? Hindi naman. Damit na kami mag-asawa. Anong ulam nyo ngayon? Ay, wala pa. Makikikain sana kami. Wala pa ulam din eh. Ay, di siya. Joke lang. Joke lang. Kumain naman kami sa bahay. Namiso namin umakyat dyan. Ang ganda talaga ng view dyan. Oh. Pagpapunta din eh. Napakaganda ng view. Doon sa may... Anong lugar yon? Yung may tulay doon na maganda? Maganda yun. Adi dito na sa beach natin namin dito. Hindi yung beach, yung parang inatigilan. Ayun, inatigilan ng mga mga motorsiklo, naga-picture po doon. Bulaklakan. Nakaka-relax yung view. Dahil madami nagawa na doon mga building. Doon ho, sunod-sunod. Ano pong lugar yung mga sunod-sunod? Bungol. Bungol na yun. Pwede maganda po at magkakaroon ng hanap buhay ang mga tao dito. Tapos yung papunta dyan, napaganda din nila. Yung papuntang dulo ho dito. Maganda ang mga dagat ho, white sand. Yung sa mga subscribers ho namin na gusto nyo dumalaw dito sa Mindoro, may mga magaganda ho tayong pwede kayong pasyalan. Hello. May abigay pala ho kay Lolo para pambili ng gamot. Ito ho. Pambili ho nyo ng ng gamot. Malamig na naman. Para po makabili kayo ng kailangan ninyo, gamot. Tapos maintenance, pangkain nyo dito, mambili ding ulam. Eh, wala naman kayong problema sa bigas. Maiyak si Lolo. Ah, sa kaliwa pala yung pilay ni Lolo, tapos na-stroke yung kanan. Di hirap na lalo kong makalakad kasi pilay. Pilay ng pilay ang kaliwa. Tapos yung stroke na kanan. Lapit ako yung di sobrang hirap na po kayo maglakad, wala nang hirap. Pero pagkakaya, kakayin, may tungkol. Sa kanya na tricycle yun, nakakaano naman siya. Yung maganda yung may saklay. Kasi wala naman. Sino ka may saklay? Ang kailangan nyo ay may saklay. Oo. Na dito sa may kilikili ho. Lolo, di ka ang pagkabata nyo pa, talagang polyo, polyo na yung kaliwa. Polyo ang kaliwa. Tapos sa hindi inaasahan, kanan ang na-stroke. Bagi ka, hindi na, walang nagkala mo, na-sukol ako, ay hindi na, hindi na uuli. Dahil siya ay, may nasa kumukha mo. Ang kani, ang kapagkain niya, alalay lang. Pero kailangan yung, digat ang tungkod niyo yung pangisahan lang gayon. Ay, ang kailangan niyo po yung meron dito sa kilikili, dalawa. Medyo kaya-kaya niyo. Lalo makakalakad ako nung makapasad. Kaya niyo pa kayo makalakad-lakad? Oh. Exercise? Oo. Oh. Mahina. Kaya mahina. Pag mag-isa siya. Pag mag-isa siya, pag nahilo, yung mahirap po. Hindi dapat na may kasama. Lagi kayong may kasama. O ano, paglalabas. Kasi hindi natin alam kung malaglag kayo dyan sa simento. Ay, bundok ko ito eh. Pag gumulong-gulong kayo diyan, yung kalsada, ito po yung labas. Paakyat po yan. Ay, pagka pababa dito sa kanila, ay pagka gumulong-gulong kayo diyan, delikado. Kung matutulong na naman,
Supply. Wala pa pala kayong ulam ni Sakto po. May pambili ko kayo ng gamot. At pambili ng ulam. Na ano, masustansya. Ano, bawal na sa kanya mga karne eh. Ay, nakain din siya pa. Iba, isang gayat lang ang bigay ko sa kanya. Oh, yung mga prito-prito. May prito. Hindi pwede. Ay, minsan ako, minsan lang ako mag-prito. Gawa ng... Nagabawal din sa amin yung ano, yung mga mantika. Nagabawal sa kanya mantika. Dito sa pabawal. Nahihirapan kayo na lulo. Maglakad ano? Oo. Lakad. Pagkaya. Abag ka. Lalay dito sa gaitong mga bintana. Hawak lang sa bintana, gilid. Pag wala siyang sakla, eh, pag wala siyang tungkod. Pero pag may tungkod, siya nakakalakad ng tuloy mag-isa. Eh, hindi pala kayo nakakapulot ulit ng pang ano sa walis. Kasi dito pinapulot ko yung sa bundok ano, sa taas din eh. Mga laglag na palapa. Hindi pa naman makapag ano kami, makapagpakupar sa atin ano ay. Masama pa ang panahon. Umaayon po ba sa panahon yung kupras? But ang may... kupras po ay ano-ano? Mahirap. Eh, paliwanag nyo nga ho. Dami po nagtatanong sa akin, ay, ano po ang kupras? Yun ay, ano, di asong kitim yung niyog. Pagpatak nun, ahagis mo isa-isa pababa yun hanggang doon sa lutuan. Pagdating sa lutuan... Anong niluluto po ang niyog? Pagdating doon sa atambakan ng yun, ay alupasan yun. Ano yung lupasan? Ay, yung aasan ng balat. Yun, aasan na siya ng balat. Tapos pagkaalis ng balat, abi akin yun bago alutuin, alagay sa... lutuan. Ang madaling proseso nun. Pagkatapos mo lutuin. Pagluluto na tsaka. Aalasan mo pa ng bao. Pagkatapos alasan ng bao, apiliin pa ng mga hilaw, alutuin mo uli. Atad ka rin mo naman yung luto. E di asa ko na. Ano ba yung kupras po? Yung kupras ng niyog, ginagamit para maging? Ay, madaming gawa nila. Sabon, yung mga mantika din man din. Hindi sa kupras din galing yan. Yan pala po galing yung mga ingredients sa sabon. Sabon. Sa nilutong kupra. Laman ng niyog. Mahabang proseso pa pala. Naluto pa pala ninyo yun. Bago kayo makatapos ay nasa 3 linggo. Oo. Isa-isa pa nga ipunin. Pag naipon na lahat sila, di, aalsa na ng balat. Yun. Si Madabi pong tanong sa akin, ano ba kayong kupras? Kaya natanong ko sa inyo pagbalik namin dito. Nakapasyal. Nakaakit ulit dito sa bundok. Ikaw lolo, okay? Okay ka? Salamat. Salamat. Thank you.